Facebook friends patay ang isang 4-year-old boy matapos pagsasaksakin ng sarili niyang tsuhin sa Tondo, Maynila. Ayon sa pulisya, kita sa CCTV kahapon ang pag-aamok ng isang lalaking kinilalang si Edmundo Perucho na may bitbit na mahabang kutsilyo. Sumisigaw raw siya na may napatay siyang bata. Inaresto siya ng mga pulis at tanod makalipas ang ilang minuto at dinala siya sa MPD Station 2. Sunod, makikita sa CCTV na may taong tumatakbo karga ang batang si Lars. Natagpuan daw ang biktimang nakahandusay at duguan sa loob ng bahay ng suspect. Nagtamo ang bata ng 11 stab wounds sa dibdib, braso at yan. Bago ang krimen, nakainuman pa raw ng ama ng bat ng biktima ang suspect. Sa police station kagabi, nagpaalam daw si Perucho na gagamit ng CR. Pero pagdating sa CR, nang ago umano ng baril ang suspect sa police at humantong ito sa pagkakabaril sa kanyang ulo. Dead on arrival sa ospital ang suspect. Wala pang impormasyon ang pulisya kung magsasampa ng reklamo ang mga kamag-anak ni Perucho. May bagong regulation ng LTFRB kaugnay sa fare adjustment ng public transportation vehicles. Based on the new memorandum, maaaring agad-agad mag-adjust pataas o pababa ang LTFRB ng fare ng jeep, bus, taxi at UV Express. Ang magiging fare adjustment, based sa report ng Department of Energy, kaugnay sa presyo ng petroleum products, operating at maintenance cost, o base fare o kasalukuyang pasahe. Pero hindi malinaw kung gagawin ba ito tuwing may price adjustment o kung dapat may threshold na maabot ang presyo ng petroleum products. Under the memorandum, hindi na rin kailangan ng public hearings o special proceedings bago magtakda ng fare increase o rollback. Effective na ang memorandum mula kahapon. Hindi nagbigay ng interview ang LTFRB kaugnay sa provisions nito. Nag-react ang transport groups dahil hindi pa raw ito na ipapaliwanag sa kanila at baka raw magdulot ito ng kalituhan. Hiling ng akto, huwag muna itong ipatupad. Gusto naman malaman ng city bus operators kung ano ang magiging benchmark nila para sa fare hike o rollback. In other news, personal na na-witness ni Stand for Truth anchor Atom Araulio and his team ang girian ng mga pulis at militant group sa Hong Kong. Sa coverage ni na Atom last Saturday, makikita ang pag-tear gas ng mga pulis sa mga protester. Ang isa sa mga tear gas pumutok pa sa mismong harapan ni na Atom. Ipinoprotesta ng mga demonstrador ang hindi umano pag-aksyon ng mga pulis nang magkaroon ng gulo sa Yuen Long Station. Sinugod at pinagpapalo ng mga naka-white shirts na lalaki ang mga nakasuot ng black shirts at iba pang tao sa station. Nagsimula ang mga kilos protesta sa Hong Kong dahil sa pagtutol ng marami sa extradition bill ng kanilang gobyerno. In news abroad, viral online ng isang Pakistani reporter na live na nag-report sa gitna ng baha na aabot hanggang leeg. जी बिल्कुल कोटसेटा के इलाके जखड़ी इमाम शाह के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी के सतह में मुसलसल इजाफा होने के कारण makikita lang ang ulo ng Channel GTV news reporter na si Azadar Hussein at ang hawak niyang mic habang nire-report niya ang flood situation sa lugar. Hinangaan ito ng ilang netizens, pero may ilang nag-worry naman para sa safety ng reporter. Sa ulat ng National Disaster Management Authority, mahigit 70 na ang namatay dahil sa mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Meanwhile, ipinagdiwang ng Dabarkads ang 40th anniversary ng country's longest-running noontime show na Eat Bulaga. Pinangunahan ni na Tito, Vic, and Joey na mga original host ng Eat Bulaga ang celebration. Present din ang iba pang Dabarkads. Suot ang kani-kanilang shirts na may print ng kung ilang taon na sila sa programa. Year 1979 nang magsimulang makisalo sa tanghalian ng pamilyang Pilipino ang Eat Bulaga. At dahil 4 decades na silang on air, may 4 big-time surprises sila para sa mga manonood. Included on the list ang international franchise ng Eat Bulaga sa Myanmar. Year 2012 nang magkaroon din ng international franchise ng Eat Bulaga sa Indonesia. Ang iba pang surprises nila, alamin sa aming website. Pinasalamatan naman ng Team KMJS si Kapuso comedian Michael V para sa paggawa niya ng movie na Family History. Pitoy, nandito ang KMJS. Nanood kami ng Family History. Salamat sa napakaganda mong pelikula. KMJS! Family History! Sa isang tweet, sinabi ni Bitoy na siya dapat ang magpasalamat dahil pinanood ng Team KMJS ang kanyang project. Sabi pa niya, and I quote, "Team KMJS, mahal ko kayo 46 million times."
Bukod sa KMJS, nag-organize din ng block screening ng family history si 24 Horas Anchor Mel Chanco at GMA News Reporters to support Bitoy. Dahil sa pagpapatigil sa mga gambling game na nasa ilalim ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, libo-libong empleyado ang nawala ng trabaho. Pero paniwala ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, hindi naman sila ganun kahirap dahil nakaipon naman sila siguro noong may operations pa, kabilang ang loto. Sabi ng isang netizen, yung mga operator posibleng may ipon, pero yung mga empleyado ay hindi sigurado. Minsan nga ay underpaid pa raw sila. Ang isa namang netizen, sinabing buti pa yung mga corrupt na opisyal sa PCSO may trabaho pa rin, samantalang yung mga small outlet wala na. At saan daw ba nagsimula ang korupsyon? Sa mga small outlet daw ba? Tanong naman ng isang netizen, para namang ang laki ng sahod ng mga empleyado ng Lotto outlets. Kayo mga kapuso, anong masasabi nyo? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Mav Gonzales. Click that share button now.